Isa sa mga trahedya na tumatak at naganap sa taong ito ay ang pagkamatay ng isa sa mga iniidolo sa larangan ng basketball. Ang pagkamatay ng legendary basketball idol na si Kobe Bryant lulan ng kanyang private helicopter. Ngunit meron din isang insidente sa ating kasaysayan ang tumatak pagdating sa pagpapalipad ng mga eroplano. At yan po ang pagbagsak na eroplanong sinasakyan ng Presidenteng Ramon Magsaysay. Pero alam nyo ba na bagong araw na ito, madaming mga kakaibang kaganapan na siyang nangyari? At ano nga ba ang mga posibleng naging dahilan sa pagbagsak ng kanyang eroplano? At yan ang ating aalamin dito sa kwento ni Mike. Ipinanganak si Ramon Del Fierro Magsaysay noong August 31, 1907 sa may iba Sambales. Ang lugar na ito ay payapa at tahimik at dito matiwasay na namumuhay ang kanyang mga magulang na isang panday at isang guro. Lead sa kalaman na nakakarami, ang pamilya ni Monching ay mula sa mayaman na angkan. Ang kanyang pamilya lang naman ay panginoong may lupa sa kanilang bayan. Noong elementary pa lang siya, ay nakita na siya na ang talento sa pagkikisama sa iba't ibang klase ng tao. Sa mga panong iyon, ang karisma ni Monching sa ibang tao ay unti-unting na-develop. At noong taong 1927, pumasok si Monching sa kolehiyo ng University of the Philippines sa Maynila. Kumuha siya ng kursong engineering at dito na siya nahumaling sa mga makina ng sasakyan. Upang mas lalo mapaghusay ang kanyang kalaman sa mga makina, si Monching ay pumasok bilang ordinaryong mekaniko sa Tritran Bus Company. At sa pagputok ng World War II, sumali si Monching sa 31st Infantry Division ng Philippine Army. Ang sandatang lakas na ito ay nasa ilalim rin ng USAFE na siyang sandatang lakas ng Amerika sa ating bansa noon. Ang 31st Infantry Division ang siyang sangay ng USAFE na sumusuporta sa norte ng Luzon at sa mismong Sambales ginagawang pagsasanay ng kanilang mismong kasundaluhan. Ngunit noong 1942, sa pagbagsak ng Bataan ay sumuko rin ang 31st Infantry Division sa mga Hapones. Sa kabilang banda, nagawang makatakas ni Monching kasama ang ibang mga sundalo. Ginamit nila ang mga kakaibang ruta at daan sa mga burol upang sila ay makatakas. Sa katunayan, apat na beses silang muntikang mahuli ng mga sundalong Hapon. At sa kabundukan, binuo ni Monching ang Western Luzon Guerrilla Forces at hinirang siya bilang kapitan noong April 5, 1942. Bilang pinunong gerilya, si Monching ay binansagan sa codename na Chow dahil sa galing niyang mangalap ng mga supply at pagkain para sa kanyang mga gerilya sa kabundukan. Isa ang grupo ni Magsaysay sa mga naging instrumento upang ubusin ang pwersang Hapones na nagbabantay sa dalampasigan ng Sambales. Dahil rito ay tagumpay na naihanda ang paglapag ng tropang Amerikano kasama ang Philippine Commonwealth Troops noong January 29, 1944. Sa kanyang pinamalas na kagitingan sa gitna ng digmaan, inihalal siya ng kanyang mga kababayan bilang kongresista at ito ang naging tulay upang makabuo at makapagpasa si Magsaysay ng batas sa Kongreso ng Amerika. Ipinasa niya ang Rogers Veterans Bill upang masiguro na magkaroon ng benepisyo ang mga veterano sa digmaan kasama ng kanilang mga naiwan sa buhay. Ang buhay ni Ramon Magsaysay ay may hahambing natin sa isang elevator dahil sa bilis nitong pag-angat sa pangyarihan. Naging kalihim siya ng Department of National Defense noong 1950. Siya ay espesyal na tinalaga ng Pangulong Elpidio Quirino sa pwestong ito upang labanan ang mabilis na paglaki ng grupong hukbalahap na siyang kumakalaban sa gobyerno. Sa pag-upo niya sa pwesto, bumalik ang tiwala ng mga tao sa sandatang lakas ng Pilipinas. Kung napanood nyo sa ating nakaraang video ang patungkol sa pagbagsak ng hukbalahap, nagtagumpay si Magsaysay sa pagsupo sa mga gerilyang huk sa pamamagitan ng unconventional war strategy ni Colonel Edward G. Lansdale na isang CIA agent at malapit na kaibigan ni Magsaysay. Ginamit nilang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa aswang upang pababahin ang moral ng mga rebuilding hook na siyang naging isa sa mga dahilan ng kanilang pagsuko.
Sa tagumpay na ito, mas naging tanyag at lumapit sa puso ng masa si Magsaysay. Ito ay labis na napansin ng kampo ni Presidente Elpidio Quirino at siya ay natakot na baka sa susunod na eleksyon ay hindi na siya maupo sa Malacanang. Dahil rito, madami sa mga plano ni Magsaysay ang hindi na nasang-ayunan at kadalasan ito ay nababasura. At sumapit ang taong 1953, kahit walang balak talaga na tumakbo si Magsaysay sa pagkapresidente, siya ay nagawang makumbinsi ng mga tao at tagapayo upang labanan ang paglaganap ng komunismo at korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Sa payo ni Colonel Edward G. Lansdale, nagpagawa ng jingle si Magsaysay kay Raul Manglapus na tinawag na Mambo Magsaysay. At ito ang pinakaunang political jingle sa Pilipinas. Democracy will die kung wala si Magsaysay. Mambo, mambo, Magsaysay. Mambo, mambo, mambo. Dagdag pa rito, ipinakalat ang slogan na may mga katagang Magsaysay is my guy. Democracy will die kung wala si Magsaysay. Mambo, mambo, Magsaysay. Nakihalubilo rin siya sa mga tao at nakipagkamay sa bawat madla na makikita sa kalye. At ang resulta, panalong panalo si Magsaysay. Sa kanyang pagkahalal, siya ang naging kauna-unahang presidente na nagsuot ng barong Tagalog habang nanunumpa sa kanyang pagkapangulo. Hindi man siya yung futuristic mag-isip na pangulo, tinugunan naman niya ang mabilisang pangangailangan ng tao bilang pangulo. Nakinig siya sa mga hinain ng mga Pilipino at ginawa niya ito 2-3 beses bawat linggo na siyang naging daan upang buksan sa bawat Pilipino ang pintuan ng palasyo sa Malacanang. Naging daluyan siya ng ginhawa sa bayan at labis na napamahal ang bawat Pilipino kay Ramon Magsaysay. Ngunit isang araw, March 16, 1957, nagising ng alas 4 ng umaga ang Pangulo ng Pilipinas. Si Monching ay nagising mula sa isang napakasamang panaginip. Siya raw ay nakabaril at magmula sa oras na iyon, hindi na siya nakatulog. Pagkatapos niya mag-almusal, binisita niya ang kanyang mga magulang na tila ba nakipagbanding siya sa mga ito. At hiniling din niya sa asawang si Luz na ihatid siya sa airport. Isang bagay na hindi naman daw niya ginagawa dati. Pero napansin niya na medyo inaantok pang kanyang asawa ay biglang bawi si Monching at sinabing, "Okay na, kahit huwag ka nang sumama." Napansin ito ng kanyang buting may bahay. At nung paalis na siya papuntang airport, niyakap niya si Luz ng mahigpit, sabay hinalikan sa harap ng ibang tao na bihirang gawin daw ng presidenteng Magsaysay noon. Ang flight ni Magsaysay sa araw na iyon ay patungong Cebu upang kausapin ang tatlong educational institutions. Premonition man o imahinasyon lamang, ay alam na natin na masaklap na ang mga sumunod na pangyayari. Sa dami ng gawain, inabot na ng gabi para matapos si Magsaysay. Pero kahit this oras na, alauna ng March 17, 1957, araw ng Linggo, ay posigido pa rin bumalik na Maynila ang Pangulo. Ayon sa mga usmenya, 2 beses pa raw niyang tinanggihan ang alok ng mga ito na sa Cebu na lamang magpalipas ng gabi. Ngunit ang Pangulo ay patuloy pa rin tumanggi dahil sa dami ng trabaho sa Maynila kaumagahan. Eksaktong 1:00 ng madaling araw, lula ng Douglas C-47 Skytrain, o mas kilala sa tawag na Mount Pinatubo ni Magsaysay, ay bumiyahe ang 26 katao kasama na rito ang Pangulo. Ayon sa isang manghuhulang Chino na namasyal at nagbigay ng kidaw sa Pangulo, ipinapakita raw ng mga bituin ng kanyang pag-angat at pagbagsak sa kapangyarihan ay simbilis na isang bulalakaw. Here today, gone tomorrow. At sa madaling araw na iyon, isang liwanag ang sumabog sa dilim ng gabi sa bundok ng Manunggal sa Cebu. Ang tanging nakaligtas sa airplane crash ng eroplanong Mount Pinatubo ay ang mamamahayag na si Nestor Mata. Ayon sa kanya, siya ay nakatulog at nung magising ito, siya ay nasa gubat na. Dito na rin natagpuan ang mga labi ng Pangulong Ramon Magsaysay at isang malawakang imbestigasyon ang naganap sa tunay na dahilan sa pagbagsak ng eroplanong Mount Pinatubo. Ayon sa mga imbestigador, ang opisyal na resulta ng imbestigasyon ay dahil umano sa metal fatigue. Pero syempre ay hindi natin maiiwasan ang sari-saring teorya ng mga Pinoy. Isa dyan ay 26 lang daw ang kayang isakay ng eroplano. Kaya naman, sinasabi ng ilan na na-overload ito. Dagdag mo pa riyan ang mga basket ng mangga na kanilang sakay mula sa Cebu. Pero eto ang matindi. Mayroon daw naganap na pananabutahe. At ang sinasabing salarin ay ang CIA o Central Intelligence Agency ng Amerika.
Ngunit sa dami ng mga teorya, ay isa lang ang siguradong naganap. Nagluksa ang milyon-milyong Pilipino sa pagkawala ni Presidente Ramon Magsaysay. At yan po ang kwento sa likod na nakakamahantalang buhay ni Presidente Ramon Magsaysay, ang presidente na tinaguri ang kampyon ng karaniwang tao na hanggang sa huling hininga niya ay namatay na naglilingkod sa bayan. Kung meron man po kayong correction o karagdagan sa istoryang ito, ay maaari po kayong mag-iwan ng comment sa comment section below. At huwag nyo rin pong kakalimutang i-thumbs up o i-thumbs down ang video ito. Maraming salamat po, hanggang sa muli!